Malapit na ang halalan. May napili na ba kayo sa mga kumakandidato? Do you think your bet is the best one to serve our country? Kikilatisin po natin ng maigi ang mga susunod na leader ng ating bansa dito sa Bet to Serve. Ako si Catherine Villar at ngayong gabi, isang kandidato na muling tatakbo sa pagkasenador ang mas makikilala natin. Walang iba kundi si former Senator Antonio Sunny Trillanes IV. Anong pumapasok sa isip niyo pag una niyo narinig yung pangalang Sunny Trillanes? Matapang ba? May paninindigan? Baka namang Mr. Expose ng katiwalian. Nagkaroon ako ng pagkakataon para makausap ang dating senador. Paano niyo po ba naligtas yung 30 na tao nung nalulunod na sila sa dagat noong 1998? Actually, yung barko namin noon, noong 1998, no, nabigyan kami ng information ng Coast Guard na yun na nga, lumubog yung Princess of the Orient. Yung 32 people na yun, nandun sila sa mga life rafts. Yung barko namin, so talagang sinalubong yung mga alon and nakuha namin yung mga tao dun sa life raft. Yung Oakwood Mutiny po is another one. Ano po yung pinaglalabanan nyo nun? Bakit kayo, why did you stand up to the challenge that time? Maraming reasons yun. Primarily, against corruption. Kasi all throughout dun sa career namin, sa service, iba't ibang instances of corruption na na-encounter namin, ako at yung mga kaklase ko. At yung, pero yung pinakang trigger nun was may mga kasamahan kaming inutusan na maghagis ng granada sa mosque to kill Filipino Muslims. At question namin yun, bakit gagawin yun ng sundalo when we have sworn to serve and protect them. Napagkwentohan namin ang kanyang day-to-day activities. I'm your average Juan de la Cruz. I spend time with my family, we eat out, lalo na nung before pandemic. Ganyan. Then sa bahay naman, nanonood ako ng Netflix, yung mga K-drama. Nanonood din tayo niyan. So, ganon. Yun lang. I'm just as ordinary as the average Filipino. Sunny Trillanes is the most productive Philippine senator. 98% of his bills were passed into law. Ngayon darating na eleksyon, muling tumatakbo sa pagkasenador si Sunny Trillanes dahil para sa kanya, hindi pa natatapos ang laban sa korupsyon at anomalya. And welcome sa Bet to Serve. Kasama pa rin natin si former Senator Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po, Ms. Kat. Thank you for joining us in our episode of Bet to Serve para naman makilala kayo ng ating mga taong bayan. Opo. Bago ho natin pag-usapan yung ilang mga mahalagang issue, ano po, yung mga seryoso, dito muna tayo sa light-hearted conversation natin para naman medyo konti makapag-relax naman ho tayo. Yes, ma'am. Okay. Senator Trillanes, you were born and raised in Caloocan. Ang mga Trillanes po ba ay talaga mga tagal Caloocan? Eh, hindi po. My father is from Bicol, Ligao, Albay. Then my mother is from Ibisan, Capiz. I see. Opo. At but dito sila nagtagpo. So dito sila nagbuo ng pamilya doon po sa Caloocan. Opo. Can you tell us what are your fond memories as a boy growing up in Caloocan? Alam niyo po, nung time na yun, konti pa lang ang tao. It's a new subdivision, BF Homes, Caloocan.
Konti lang ang mga tao. So, we grew up as kids, may mga bikes kami, mga ganun. Kami magkakapatid, sunod-sunod kami, mm-hmm. no? Mga 1 year ang gap, ganun. Kaya kami mga naglalaro, ano? Mm-hmm. Just like any typical family. Yes. You took up electronics and communications engineering in De La Salle University. Yes. But then you found yourself at the PMA. Mm-hmm. Ano ho ang nangyari? Why the change of heart? Well, my father was a graduate also of PMA, 1959. Yes. Kaya we were brought up in such an environment, ano? May regimented ano din na lifestyle. So siguro subconsciously, nadadala ako sa ganon. Pero medyo laid back ako early on. Kaya it took me 4 years pa ng college bago ko sinubukan yung PMA. And hindi naman ako pinilit ng father ko. Parang siguro I felt parang God's hand na rin na napadpad ako doon. I took up the exam, nakapasa. Nag-medical ako, nakapasa din. Then, next thing you know, andudo na ako sa PMA. So, nag-leave of absence lang ako sa LaSalle. I was a couple of trimesters short of an engineering degree. I was thinking, kung hindi ko kakayanan, I can always go back. But then, yun, natapos ko po and yun na yun. You also served in the Philippine Navy for 8 yes. years. Ano ho? Meron ba kayong specific experience na masasabi niyong humubog sa inyo para maging Senator Trillanes as we now know you, principled, matapang? Well, lahat 'yan, I can say doon sa PMA nagsimula, ano? Kasi sa PMA, pag pumasok ka, ang idea nila doon is kahit saan pa yung background mo, anak ng mayaman ka, anak ng magsasaka ka, pero papasok kayo sa isang production line, ano? Then minomoldi kayo ng isang magiging opisyal na leader na gagampanan yung misyon at aalagaan yung mga sundalo. So lahat po 'yon pinagdadaanan niyo. So yung aking mga laid back civilian lifestyle na bago 'yon at ito na iba yung pananaw sa buhay at ini-embrace nyo na yung patriotic duty, kung ano yung kailangan yung gampanan tungkulin at yung pag-accomplish ng mission na ibibigay sa iyo. Yes. Senator Trillanes, I know that your wife is also a PMA graduate, mm-hmm. was a PMA graduate. Mm-hmm. I'm sure you share the same ideals, mm-hmm. the same passion. But was there ever a time when you were having some difficulties and challenges in your political career? Was there ever a time that your wife said, Sunny, slow down or quit politics entirely? Alam nyo, na naintindihan kasi niya na yung ginagawa ko at ng aking grupong magdalo ay para sa kapakanan ng ating bayan at nung pamilya din namin na nakatira dito sa ating bayan. At being a PMA graduate, naintindihan niya yon, ano? Mm-hmm. Yung sense of mission, mm-hmm. yung patriotic duty nga. Ano? Kaya, ano, walang ganon. I never encountered that. Mm-hmm. Ako rin naman, lahat din naman ng mga nagiging desisyon ko ay kinukonsidera ko yung kapakanan nila. Mm-hmm. On a lighter note again, ang sabi po nila, si Senator Trillanes, suplado at seryoso at hindi pa nangiti. Oh, pero nakikita natin ngumingiti ngayon si Senator Trillanes. Mm-hmm. Ito ba talaga yung image na gusto niyong i-project? Actually, ganito kasi talaga ako. Mm-hmm. In private, ano, in person. Iba lang kasi talaga yung public persona na, yes. na na-project sa taong bayan through the lens ng media. Mm-hmm. Kasi normally, sabi ko nga, na-i-cover ako ng media pagka may mga controversial issues na kailangan ko sagutin o kailangan ko expose. Expose.
Kaya yun yung nakikita, no? Wala naman din, hindi rin naman newsworthy ako. Kunyari, in private, kaya hindi nila nakita yung ganong side. But, ay, hindi ako ganon. Hindi, ibang-iba ang... Okay. Ngayon naman ho, bago natin ipagpatuloy yung iba pa nating mga pag-uusap, ano ho, medyo alam niyo na, medyo na marami na tayong nalalaman tungkol kay Senator Chilianes, pero mas makikilala pa natin siya sa pagbabalik ho ng ating Bet to Serve. Huwag kayong aalis. Bet to Serve.